Ngayong gabi sa Personalan, ang unang hakbang. Kilalanin si Michelle, maalagang ina, mapagmahal na may bahay ni Daddy. Kilalanin din ang mga katropa ni Daddy, ang magpinsang sina Annabelle at Maylin. Masayahing mga kaibigan at makukulit na kainuman. Paano na kapag nagkaharap ang may bahay na si Michelle at ang mga katropa ni Daddy sa inuman? Ganito siguro kagulo. Naging napakasaya naman ang pagsasama namin. Ever since, nagkaroon ng konting gulo. Ito lang, doon taon lang na to. Si Daddy po, customer po namin sa barbecue. Ngayon po, si Daddy po kasi palabiro. Yung time po na isang gabi, bumili po niya sa amin, nabiro niya po kami ng pinsang ko, si Annabelle. Yung sarap ng barbecue niyo ah. Parang nakita ko, may mga babae parang kainuman. Kaya sabi niya sa akin, puro laki kainuman niya. Saka nung pagkakita, close na close sila ng mga babaeng kainuman, dalawa. Mga lumba-lumba. Nakakaibier na. Nung nakapalagayan doon po namin siya, kasi nga po, masaya naman po siyang kausap. Masaya po siyang kausap, tapos lagi po siyang palabiro. Pagkakita ko, magkausap sila ng babaeng may lean, yung mataba rin na lumba-lumba. Kakagigil, yun lang eh. Hindi ko naman kakayaan na silang mga kainuman lang yan nasisira ang pamilya namin, di ba? Kasi tagal na namin magkasama, tapos all of a sudden, dahil sa kanilang dalawa pa. Maghaharap na ang ka-live-in at ang mga kaibigan. Umpisa na ang masinsin ang usapan. Handa na ang buong Personalan, unang hakbang team na harapin ang awayan. Tulad ng mga kwento, mga pangyayaring hindi inimbento. Bakit doktora ka ba? Sa'yo ba bibili ng gamot? Oh, so, kung sa akin siya gagaling eh. Sa'yo ba gagaling ka ba? Kaya nga, ano nga bang meron? Oh. Eh, yun ang alamin mo kung anong meron ako. Parang si ganito, ang sabi daw ay ganyan na nadinig. Subukan mo munang pakinggan. Ikaw ba at si Daddy ay nag-sex? Diyos ko! Ay, sandali! Ay! Diyos ko, Day! Ano? Ay, sandali! Bawal na ang sakitan dito. Daddy, ano ang madali? Puso at damdamin ng anak mo sinaktan mo. Ano madali dito? Tatandaan, walang hindi natataan. Sa mabuting usapan, pag hindi mo ang mga friends nyo ba ay BI o yung tinatawag na bad influence? Nag-aaway na ba kayo ng iyong asawa o BF girlfriend dahil sa mga kabarkada mo? May nararamdaman ka bang selos sa mga babaeng friends ng iyong asawa? Ako wala naman. Masalimuot na kwentong pag-ibig na naman ang pag-uusapan natin. Magandang gabi po mga kapuso. Ako po si Jolina Magdangal Escueta at ito ang Personalan, ang unang hakbang. Umpisahan na natin ang masinsinang usapan. Ang misis na nagre-reklamo sa mga katropa ng kanyang sweetheart. Narito na ang 30 years old na si Michelle Mendoza. Wow! Magandang gabi sa'yo, Michelle. Magandang gabi din, Ma. Okay. Narito din ang mga katropa ni Daddy, si Maylin Lopez, 30 years old, isang barbecue vendor, at ang kanyang pinsan na si Annabelle Marabe, 23 years old. Hi! Magandang gabi sa inyong dalawa. Okay. Pakiusap lang mga girls. Alam ko ang pulso ng mga kababaihan. Minsan hindi natin alam, nakakasabunot na tayo. Akala lang natin, hi, ganun lang. Yung pala, buhok na yung ginaganon, di ba? So, walang sakitan po dito sa Personalan. Pero kahit anong gusto nyo sabihin, pwede kayong magbangayan. Labas nyo lahat yan. Okay? O, unang tanong ay ibibigay ko kay Michelle bilang ikaw ang asawa. Ang natatandaan ko, ang tawag mo sa kanila ay lumba-lumba. Totoo naman eh, lumba-lumba sila, di ba? Para sa drum. So, lumba-lumba. Naman sa'yo ngayon. Drum ng tubig, lumba-lumba talaga. Yun ang talagang masasabi mo sa kanila. Unang-una pa lang, yun ang unang makikita. Tingnan mo naman yung tsura, di ba? So, ano naman yung... Lumba-lumba ka nga pinagpalit ng asawa mo, di ba? Ay, isa. So, ano naman ang reaction nyo na ganun kayo tawagin at gigil na gigil talaga si Michelle? Okay lang po lumba-lumba. At least masarap naman. Tama. Wow. Okay, so ngayon, Michelle, kayo ni Daddy, ilang taon na ba kayo nagsasama? 13 taon na.
kayo ba sa 13 taon na yon nagkaroon kayo ng anak? Tatlo ang naging anak namin. Kayo, gano'n na kayo katagal na katropa ni Daddy? Months pa lang po. Mga ilang months ito? Mga 1 month, mga gano'n. 1 month? Okay, so paano naman kayo naging magkakatropa? Sa barbecue po, kasi barbecue vendor nga ako, tapos... Oo. Katulong niya po ako doon. Bali, naging customer po namin siya. Okay, tapos bilang siya ay laging bumibili ng barbecue, naging close niya siya? Nakapalagay loob po namin siya dahil sobra nga po niyang harot, tas palakwento. Palabiro din. Palabiro, ganun. Oo. Eh ba ang palabiro, palakwento at sobrang harot? Bakit niyo nasabing sobrang harot? Ano bang ginagawa niya? Diyan lumisan, kurut-kurutin ka. Hmm. Tatanungin ka niya kung kumain ka na ba. Baka nilalandi niyo kasi. May kasamang kurot? Yes. Palandi nga po kasi rin yung asawa niya. Okay. So ngayon, itong si Daddy bilang 1 month niyo ng katropa at nakikipagbiroan sa inyo at lahat, alam niyo ba na siya eh may pamilya? Opo. Alam niyo rin ba na meron siyang anak? Opo. Okay, malinaw. Alam niyo yun. Michelle, ano yung mga bagay o mga kinikilos ni Daddy na nasabi mo nagbago siya? Nalilibago ako kasi dati-rati, papabili lang sa akin ng 2 beer yun. Tapos sa taas na lang siya umiinom, hindi siya lumalabas ng bahay. Okay. Tapos bigla na lang, na nakaraang buwan nga, meron siyang dinadailan na Joel. Sa pupuntahan niya, doon daw sila iinom, pero mga lalaki nga daw silang iinom. Tapos okay. Biglang nalaman ko nga na itong 2 pala na itong kainuman. Gano'n naging madalas tong ano na to? Hindi, dati nung 2 beses sa Sanlinggo. Ganun. Tapos, nung siya lang mag-isa? Hindi. Nung nagkaroon na ng mga parang nung barkada? Nung nakalala na itong 2 na to. So doon, parang na nararamdaman mo, parang nag-iiba na siya. Mm-mm. Yun lang tingin mong pagbabago niya. Meron pa. Ano pa? Yung nalaman ko na patakas ang pumupunta dito sa bahay nitong Maylin na to. So, sabi mo, meron siyang Joel na sinasabi? Mm-hmm. Nalaman ko kasi na yung Joel na yon hindi pala taga doon. Barkada pala itong 2 na to yun. Tapos, dumadahi-dahi lang dyan pag mag-iinuman sila. Oh, tapos ang dinailan sa akin, yung pinag-iinuman nilang bahay ng Joel. Hindi naman niya taga doon yun. Bahay pala nitong tabacho na to yun. Ah! Eh, yun pa nga lang, nagsisinungaling na yung asawa mo, di ba? Dinadailan niya lang, puro lalaki. So, siyempre, baka mag-away kami, di ba? So, Nandiyan lang, niloloko ka na niya pala, di ba? Masasabi mo ba na itong 2 na itong kababaihan na kasama natin dito ay bad influence? Eh, ano pa nga ba? Talagang bad influence sila. July 20, 2012, hindi daw pumasok si Daddy sa trabaho at may nangyari. Ikwento mo nga to sa amin. Ano ba ang nangyari? Masama daw ang kanyang pakiramdam. Okay. So, sabi ko, bibili kita ng gamot sa butika. Biglang lang sumagot sa akin na, hindi, ako na lang. Kaya ko naman eh. Mm-mm. Sabi ko, sigurado ka ba? O sige, pinayagan ko. Tapos, 20 minutes na nakakalipas, wala pa. Hindi pa bumabalik. Baka traffic? Hindi, labid lang, lalakari lang din yung butika. Ay, lalakarin. Okay, oo. Tapos nagbakasakali ako na puntahan dun nga sa lugar nila. Oo. Tay, kabilang kanto lang namin yun eh. Okay. Pag yung pagpunta ko sa tapat mismo ng bahay ni Maylin, nakaawang yung pinto. So, dumiretso na ako. Dahil wala akong ibang tao mapagtanungan eh. Nakita ko sila, nag-uusap silang 2. Okay. Ano naman ang problema dun? Masisinan. Bakit doktora ka ba? Sa'yo mabibili ng gamot? Oo, so, kung sa taas, dun sa akin siya gagaling eh. Sa'yo siya gagaling, kaya nga, ano nga bang meron, di ba? Yun ang alamin mo kung anong meron ako. Kaya nga, sabihin niyo na ngayon. Nag-uusap lang sila. Mm-mm. Pero bakit mo nasabing masinsinan? Usap na... Magkatabi sa sala, di ba? Magkagisiso pa eh. Parang kala mo yung nangungupisal. Ay, nako, teka lang. So ngayon, may nararamdaman ka ba na yung pag-uusap na yon ay may ibang ibig sabihin? Oo, dahil sa totoo lang ha, ayokong isipin talagang pagselosan sila eh. Oo. Dahil hindi ganyan na may tsura ko sa inyo, di ba? Hindi nga sa totoo lang, natatawa din na. Pero sa ibang maganda. Banda, mas nangingibabaw talaga yung meron ako dapat ikaselos. Oo. Oh. So na maganda, kami napangit. Ang dalago. Nako, eto na. May rason ba si Michelle para magselos at magalit sa mga katropa ni Daddy na sina Maylin at Annabelle? Eh bakit nga ba hindi natin pakinggan ang paliwanag galing mismo kay Daddy?
At ito, makakasama natin ha, si Rocco Nacino. Ay, gwapo daw. Ano kaya ang hot na reaction niya sa kwento ng ating mga girls dito? Kasing hot din kaya niya, lalo na pag sumasayaw? Naku, hindi natin alam yan. Titingnan natin mamaya. Lahat ng ito sa pagbabalik ng personalan, ang unang hakbang. Diyan naman po kayo. Itinumin niyo yan kung ang sagot niyo ay oo, ha? Ikaw ba at si Daddy ay nag-sex? Sa personalan.